Ay, tinatanggal. Sabi niya nga po sa may Fortuner kasi sa kotse namin yun eh. Tatay ko yun, siya yung may-ari ng sasakyan. Kasi ililipat ko naman na may ginagawa lang naman. Ito sir, si Commander Infante, kausapin mo na lang. Ayoko na rin kasi lumaki yung gulo. Kasi tumatawag na po ng mayor yung kuya ko. Kasi nagkakaaway kanina, may humawak daw sa kanya. Ayoko nang lumaki, kakausapin ko siya. Pag pasok na yung sasakyan, kakausapin ko siya, huwag na ituloy. Kasi malaking kaso to kuya. Ay, tinatanggal. What is up guys, Pao Hill, Purong Pagmamahal, mga Puro. Seated 2 tayo ngayon, Mirasol Street, kasama natin TTMD, Tikas si Paggaling, Sir Dexter Gardenas, ating buting mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Kasama natin ang tropa ng TRD, Officer Esteban. At ang team leader siya rin, Officer Cortez, Officer Baguio, Officer Malyari. Shoutout po sa inyo mga bossing na napakasisipag. May nabuto tayo dito mga Puro, isang Picanto sedan, kulay green. Alright, babaan tayo. Alright, pag may driver naman, ipinita na lang. Park muna tayo sa tamang parkingan. Dito tayo. Up, safe na safe. Okay, si natin for today, Officer Francisco. Ay, mga Puro, marami tayong tow truck sa kasama ngayon. Or may driver naman, tikita na lang po yan. Currently, wala pang naka-poste. So, umalis na po kayo. Ito, merong ginagawa ditong isang parang, ano ba tawag yan? Pickup? Dati tawag namin dyan, Pierre. May motor pa doon, oh, dilapidated. Makita nyo, dinadaanan ng mga PUV, public utility vehicles. May tricycle dito. Merong isang sedan, Toyota Vios Silver. Kaya, kinakamahan na po, inaurasan na rin po yan. Dito naman, isang for sale, Hilux. Na pick up, kulay puti. Mukhang meron pa dun sa harapan. Alright. Tapos dito, inaurasan na rin isang SUV na itim. Nakikita pa lang natin si Officer De La Rama at Officer Santa Cruz. Ayan. Sir, tanggalin lang namin yung question. Nakagawa lang kayo sa bahay, kaya wala rin pinag dito. Uy! Uy! Uy!
TTMD. TTMD. TTMD from ano, City Hall? Nakabit na yung taubar. Kaya mga puro ano, medyo... Pare, ano ah, isa-isa lang ang kita na. Pero yung kasi sa tuntag mo dali eh, pinakuha niya yung ano, ha? Hindi nga yung travel tusan lang yun. Pwede na ah. Ah, ayun. So marami palang sasakyan na kinuha si bossing daw dito, balikan. Pagkano-kano siya eh? So may nakuha na rin siya, boss, na sasakyan. May nakuha na siya sa sasakyan. Kanya yun eh, kanya yun. Ah, kanya pala eh, pala eh. Hindi yung kanya yun. Pinasok na rin sa gas. Oo. Oh, hindi daw kanya. Tayo, awas po kayo dyan. Hindi ko sa inyo yan. Tay, pakita na lang. Tay! Pakiusap lang tayo, ha? Tay, pakiusap lang, ha? Tay, sa inyo po yan. Ayan, pamangkin ko. Sa inyo po yan. Pamangkin ko. Pag-uho kayong ganyan. Nag-uusapan lang po tayo. Kaya nga, pwede naman pakita na. Pero yung hapakan nyo, paano pag natin sinasakay? Paano nagutap pa namin? Hindi naman namin kasi lang. Kaya nilalagay nyo sa rino nyo. Pwede naman pakita na, di ba? Pakita na lang, di ba? Ako may kausapin nyo, hindi po ako imposter, hindi po ako naninigit. Raker po ako. Ah, raker ka ba? Opo, raker pala eh. Raker ka lang pala, ikaw mayaman mo. Parang ko mayaman. Sige, raker ka lang pala. Yan yeah, mga puro, nagkagulatan na dito. Sige, sino yung makakausap ko ngayon? Officer Santa Cruz. Morning boss. Hindi ko kaya magsasabi. Sino makakausap ko para matapos na yan? Ay, tinatanggal. Huwag mo hawakan. Sir, hindi ako na doorbell. Almost meron na kayong kamag-anak na naglalabas masok, nagsisigaw, kumakatok sa pinto nyo, na ibig sabihin, meron ko kayo. Oh, ipapasok na lang namin ngayon. So, ang problema nga, sir. Ang problema nga, sir, ganito. Ang mag-uutos sa amin magbitaw nito is yung DPOS or NDA. Sino yung makakausap ko na pwede magbitaw? Ilang minutes lang, ilang extra? Ayan, sir, ha? Kumbaga, nag-continue sa ano siya. Sir, pakiyan ako ilang ano siya, malamang matakot. Ako na. 8 minutes. Dito sinasabi mo nga, nagtakbo na takbo yung isa rin. Ililipat ko lang, ililipat naman eh. Huli na nga niya po ito, no? Kaya meron tayo minuto. Boss, may ilan na. Ililipat pa rin naman. Tama na pa, sabi ko siya na pipa. Ililipat ko na lang. Kung nakausapin, hindi daw siya pwede. Kayo po,
Kayo nagsabi niya na. Wala lang muna. Sige chief. Po. Sabi mo kasi. Kayo po, hindi ko kayo pinagawa. Sabi mo kasi, ayun ay, na po. Hindi nga po eh. Hindi ko kayo kakausapin. Ito ang nangyayari. Nagugulo eh. Inumipad ko na lang. Nagugulo. Sir, ganito. Yung po yung kakausapin. Guys, dali lang muna ha. Kakausapin mo. Ayun, hindi. Ipapasok ko na lang. Kasi ayoko naman na umakyat na kung saan-saan to. Kung sino-sino na pinagtatawagan nila. Go on, sir, go on. Mas malaking problema pa siya. Dito pa sumandang to, sir. Boss, ipatanggal ko na lang. Ha? Boss, pag sino kasi to medyo mas malaking gulo pa eh. Sinasabi ko na. Ipapasok ko na lang. Para tapos na to. Ito na yung iba, papasok ko na lang to. Ano yung selective? Ano yung selective? Ano yung selective? Ano yung dito para hindi ka rin kayo may kentenda kasi parang kumakas nyo. Ayun yung team Apuro. At OIC natin, Officer Francisco, together with Officer Lumaque. Kailan mo naman ako? Kita na lang. Ako lang ako. Dumating sila, nagtutunan sa sakyan. Tama naman, kalsada parking, naiintindihan ko yun. Umatok sa amin, sabi namin, sige, iusog na namin. So may isa pa kasing sasakyan sa harap, nalipat na namin sa parking. Ito, nung palabas na kami para kunin yung susi, kinakabitan na natin. Eh sabi naman nila, mayroong, ano tawag dito, may window kung saan pwede iusog. Pinakita nyo yung timer sa akin. Hindi pa naman siya ganun kalagpas. Nasa na, pili sa akin. Ito, itong silver. Tapos, ito pa, chief. Ito ha. Yung kapatid ko, galit na galit. Kasi ang aggressive ng mga nanguhuli. Nahawakan pa siyang ganun. Sabi ko sa kanila, para wala nang gulo, ililipat ko na lang yung sasakyan. So inabutan yung sasakyan nyo. Tinuto, may isang inusog na. Sabi ko, sige kuya. Alright mga puro, so meron isa, dalawa, tatlo. Currently tinutuo na dito. Pinabutan yung sasakyan nyo, nakaili, walang driver. Pero sabi nila, pwede naman iusog. So inusog ko natin yung sasakyan. Inuputan ba yung sasakyan nyo? Walang driver? Wala, nakaparada. Ah, nakaparada. Nakaparada. So, dumating naman kayo? Oh. Dumating kami, pero nauna kasi inusog yung nasa harapan. Tapos, ako na magkano, hindi ko na ipatutuyan. Sige po, kuya. Nakihiramin na lang yung licensure, i-issue ka na lang ng ticket. Na lang. Oh, sige. Ticket na lang. Yung susi. Chief, sandali ha. Matanggal na natin. Kontrol ito. Kuya, salamat. Tansu yun o, ngayon lang. Nay, ito ang. Sir, kausapin nyo nga po sa may Fortuner kasi sa kotse namin yun eh. Tatay ko yun siya yung may-ari ng sasakyan. Kasi ililipat ko naman na may ginagawa lang naman. Anong pag-usapan namin? Eto sir, si Commander in Party, kausapin mo naman. Bakit anong concern niya? Ililipat lang po sa akin kasi may ginagawa lang po sa amin kaya ako po pinarado dyan po siya. Ililipat ko lang po sa akin ngayon kasi hindi naman po talaga kami pumaparado dyan. Ngayon lang po talaga. Ayun lang, ayun lang. Ang concern nitong siya, no? Nandiyan naman daw siya, yung driver. Kaya nga, nandiyan yan ang video, pero nandiyan yung driver. Patikita na lang natin. Ang dami yung mawak eh. Tatlong tao yung mawak sa Malibela. Hindi naman pala mamayari. Tapos yung next time natin sir, 7 minutes mamawag ka ha. Bakit daw ito, lilinawin natin sir ha. Sige. Nung inuurasan nyo dumating si sir,
Iba yung dumating, hindi ako. Kuya ko. Hindi siya, hindi yung mismo sir. So nilipat na yung isa, di ba? Kasi meron tayong oras na sinusunod. Pag lumagpas ko yun, nakita yung sir, binilis na. At walang dumating na may-ari. Boss, ano lang naman kasi, naglipat naman ang isa, nagbukas pa ng gate. Siyempre naman di agad-agarin. Pero nung sinabi naman nila, sumunod naman kami iuusog. Agad-agad naman dumating kayo. Oo, yun naman yung ano namin. Sige, iuusog namin. Kung bawal, pasensya na ho. Pinaliwanag yung sa kanya na lumagpas na sa oras. Nagpasalag, nakita niyo naman yan. Nakita niyo sa bilis. Hindi ko alam ano yung oras eh, pero nakita ko sa timer 7 something, oo. Oh, pero nag-usog, hindi lang kasi ito yung sasakyan dito, may isa pa po sa halaman. Pag 7 minutes kasi, oo, yun po, yun na lang, yung sinabi ko na lang sa tigil. Ayoko na rin kasi lumaki yung gulo, kasi tumatawag na po ng mayor yung kuya ko, kasi nagkakaaway kanina, may humawak daw sa kanya. Ayoko nang lumaki, kakausapin ko siya, pag pasok na yung sasakyan, kakausapin ko siya, huwag na ituloy. Kasi malaking kaso to kuya. Ginanundo, pasensya na kuya, ginanundo show yung nakawakan, may siniko pa. Boss, huwag na tayo isa. Hindi ko wala sumisik. Hindi ko alam eh. Ako yung siniko niya. So yun lang chief, ayoko lang lumaki na. Ako yung siniko niya. Pag naayos na yung sasakyan, kakausapin ko para tapos na. Ako yung siniko niya. Binali mo na ako. Malaking kulo lang kasi. Alam mo kung ticket lang, kung babayaran ko lang. Sige, ayoko lang yung lumaking kulo na sino na tinatawagan ng kuya ko. Ako yung siniko niya. Ilang sasakyan ba yan? May isa nang inusog yan. Ito chief, sabi nyo, pwede ko naman ipasok. Tikita nyo na lang ako, walang problema. Mas madaling tubusin ang lisensya. Kahit ako kapayag, tapos lang ang lang yan sa regnet. Dali ah, alamin natin na. Ipapasok ko na. Alright, ito mga puro, nahihila na rin itong Fortuner. Nakaparada lang ako sa ito. Actually mga puro, yung mga sakay nila lahat nakabangketa. Pati ito nakabangketa rin. Nakapagal mo nakapag-advise yun, yung mamadala, utos nyo raw. Nakikipag-usap ako. Sabi na. Boss, sabi nga. Boss, hindi ako nakikipag-ibang sa'yo. Makayos pakikipag-usap ko sa'yo. Makinig ka muna. Sabi na, kukunin na lang yung lisensya ko, papasok na yung sisig yan. Pagbalik ko sa kuha ng lisensya ko, hindi na siya sigurado. Madali ako isasabi. Yan ang tanong ko natin, kasi meron pa yung duration ng oras. Sakto, pagdating ko, hinabitan ka agad eh, nakakabit na boss. Nakipat ko naman eh, hindi naman kasi ito. Ang inaano kasi natin, pag dumating yung... Pwede yung bang kakasapit pag dumating kasi yung tropa, papaliwanag ko sa'yo, pare pa yung ipaliwanag nyo na lang sa kanila. Boss, sabi mo na lang yung tatay ko, kasi sa kanya yung sasakyan eh. Papaliwanag ko na lang sa'yo, sir. Para pwede yung tatay ko, dito na tatay ko. Kausapin mo na lang tatay ko. Maayos pa kayo, di pa kumusap ko sa inyo. Naka-loudspeaker yan, boss. Pero may sitwasyon tayo dito, ano? Meron dito isang Fortuner, tapos pick-up, tapos yung isang silver na Vios. Kanina kasi si Kuya, pinaalis kasi nasa ilalim na siya. Tinatanggal niya yung tow bar, yung long air. Oh, Sir Mentera, good morning, bossing. Join operation po kasi ito rin ng MDA saka ng local government. Ito sir kasi itong sasakyan na to, hindi lang usin nag-iisa rito. May oras naman yun sir ha, bago dumating yung trooper rito, nagtawag naman sila kung sinong may-ari. Eh wala lumalabas, inurasan po nila. Sir sandali na, nung kanina kayo ikinakausap ko, ayaw niyo makipagano sa inyo, katusapin yung tatay niyo. Pagbigyan nyo muna kami mag-usap. Oh, sige sir ha. Kernel and Panty sir. Ano na lang ho kayo sa MMDA sir sa towing, impounding. Lumagi po, pilito ko sir. Alright mga puro ano. Again, eto tignan natin kung ano mangyayari. Pero dito medyo mainit yung sitwasyon kay bossing. Kasi umiilalim talaga si boss. Tapos tinatanggal niya yung tow bar. Actually kanina naka-tow bar na. Pina-under niya yung sasakyan, nihila niya yung inaalis niya yung sasakyan. Lahat po sila naka... Ano nga yung nangyari kanina? Yes, boss. Sinigaw to kanina, nakita ko rin eh. Inanon niya kanina. O mag-aarap kami sa Makati niya, walang problema sa akin. Ayan ano, medyo mainit ang umaga. At update mo na dito banda, mga puro. Ito naman, nakakalsada siya, hindi siya nakabangketa. Isang parang pick up yan eh na piyera, tapos yung pick up na puti na ako na sampa na. Eto yung mga ganyan po, hindi po sakop ng team natin kasi sa depots po yan, sa mga
mga structures or mga lame-lamesa ganyan, mga encroachment. Sa sakop lang po ng team natin ay mga sasakyan, mga may gulong. Ito si Bossing, ibabanggit na ano, tatawag na yung ano kay Mayor. Dulo, nasa dulo. Nasa dulo. Oh, Mirasol. Kung galing ka lang 20 Avenue, kaliwa ka ng Mirasol. Malapit sa dulo. Aurora. O kung galing ka ng Aurora, pwede ka dun sa may ano, 15 Avenue, tapos kaliwa ka Mirasol. Hindi ko narinig yung parang sabi ni boss na 7-11, dapat ng 7-11, malapit sa Pag-ibig. Okay. Alright, tabi lang po tayo mga puro, no? Pero, but anyway, naka-ano na po lahat ito, nakatow na po lahat. Tignan mo, manibela para paghila. Kita po, ito mo yung ginawa ng may-ari ng sasakyan. Kinabig yung manibela para hihila lang tow truck natin, mababangga. So yan po ha, sadya pong ginawa yan, no? Mismo ito po tao. Para mabangga pag hihila lang tow truck natin. So, yan po. Kuha kayo sa video. Ay, mga puro yung gulong tinabig para tinabig naman tayo para pag natanggyo mabaga kayo. Para nagutan nyo. Ilipat namin sa unahan, sir. Ilipat nyo. Ayaw magka-operate ng may-ari mga puro. Tinabig yung manibela para mahirap hilahin. Officer Rea, Officer De La Rama, Officer Libres, Officer Kalebag, Officer Paulito, kasama rin po natin mga puro. Ang mga puro yung ginagawa po natin clear operation ngayon po ay isa pa rin intensified clearing gawa nung binaba ng DILG na clearing operations. Alright, so far, antapay lang po tayo. But anyway, lahat po ito, hila na po ito. Ina-explain lang yung violation. Ano naman yung manibela rito? So, ako sumakay dito, isa lang eh. Sakay ka ba lang? Banda lang po dyan. Parang yung may-ari, ano sila? Di isa lang, magkakamag-anak, ganyan. Ito, kausap na dito, pandaan natin. Ayun, si kuya yung mainit eh. Talagang gobyerno eh. Ano ba? Hindi niyo po alam. Ano ginagawa niyo, di ba yun? Oh, hindi kami nangungurakot, ma'am. Ginagawa lang namin yung trabaho namin. Yung sinasweldo sa inyo, yun ang tinukurakot. Pasensya na ho kayo, trabaho lang ho kami. Ganun naman talaga eh. Opo, ginakanta na lang namin yung trabaho. Harap-harapang pangutong yan eh. Buti sana kung walang ano, walang driver. May business ba kayong pinukutongan namin kayo? Hindi pa rin eh. Ano pa ginagawa niyo? Putong diba, mo ba yan? Di ba may ticket yun? May letter order ho kami dyan. Binabayaran kayo doon? Binalanan ko eh. Hindi nyo nalalaman yung pinasabi nyo. Ang tinuusap na nga sa inyo, hindi nyo pa pinagbibigyan. Nagkakaharang kayo sa daan eh. Kami nga nagre-report niya na dito ng mga sasakyan. Kaya hinatak yun, dahil nakaharang sa daan yan. Guys, grabe, dahil is in Philippines number one. Mura na quality pa. Ito pa yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet in Telesin Philippines. Ang ganda niyan, guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Yan yung mount na gamit natin, Telesin din yan. Sa nakaharap sa akin na footage, yan yun. Tapos Telesin sa cellphone. Yan. Bakit Telesin products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukuna mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Ayan mga puro, tignan nyo. Gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesin battery na yan. Ilang taon ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Nirepair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, eh hindi din ganun ka pilis maubos. Yan kung bakit Telesin ang ginagamit natin as accessory sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is Telesin Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record.
25 minutes na ito nakasalpak dyan po ay Telesin batteries, yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesin ka na. Wala akong mapapapaw. So thank you so much sa wala sa akong support. Tiwala ko. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong mapapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.